akinain, Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, may ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ang araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinugo ng Panginoon kay David si Propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang isa ay dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaing tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangko niya ito parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ang mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha. At iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David, narinig tayo ng Panginoon, ang taong iyo'y dapat na mamatay. Kailangan magbayad siya ng apat na ibayo sa kanyang ginawa, sapagkat inapi niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, kayo ang lalaking iyon. Ito ang sinabi sa inyo ng Panginoon. Yamang ako'y itinakwil mo
at kinuha mo ang asawa ni Urias. Tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ng Panginoon, pagkakagalitin ko ang inyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, tunay akong nagkasala sa Panginoon. Sumagot si Nathan, kung gayoy pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. Gayunman, yamang nilapastangan mo ang Panginoon, ang magiging anak mo ang mamamatay. At umuwi na si Nathan. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Dumalangin si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nag-ayuno. At sa lupa na nahiga ng gabing iyon, lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo at hinimok siyang bumangon. Ngunit tumanggi siya. Ayaw rin niyang kumain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat, kung magkagayon na aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng matla. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao
at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Guro, anila, di ba ninyo alintana, lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil, at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas. At nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito? At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman yung katabi, pakisabi sa kanila, God bless you. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Nung bata po ako, takot po akong tumawid sa kalsada. Bakit po? Kasi may isang beses po nung bata ako na ako ay muntikan ng masagasaan dahil tumatawid akong mag-isa. Kaya every time na tatawid ako, mapapanatag lamang yung aking kalooban kapag ako ay tatawid kasama ang aking magulang, nanay o kaya tatay, o kaya naman kahit sinong may kasama, basta may kasama, ay panatag at malakas yung loob ko sa aking pagtawid. Sa atin pong ebanghelyo at mga pagbasa, meron pong pagtawid na paanyaya yung ating Panginoon. At sa paanyaya ng Panginoon ng pagtawid, pinapaalala sa atin ng Panginoon na hindi tayo mag-isa. Palagi tayong sinasamahan ng poong Jesus Nazareno. Kaya maging panatag tayo sa ating pagtawid na paanyaya ng Panginoon. Ano po ba yung mga paanyayang pagtawid ng Panginoon sa ating mga pagbasa? Unang paanyaya po ng pagtawid ay sa unang pagbasa po. Pagtawid mula sa buhay kasalanan patungo sa pagbabagong buhay. Sa napakinggan po nating unang pagbasa, napakinggan po natin yung nagawang pagkakasala ni Haring David. Ipinamukha sa kanya ni Nathan yung kanyang nagawang pagkakamali. At pinamukha rin sa kanya na kapag tayo ay nagkakasala sa ating Diyos at sa ating kapwa, meron itong kaparusahan, meron itong epekto sa ibang mga tao at hinding-hindi natin ito maitatago sa mata ng Diyos. Kaya ngayon, inihaharap sa kanya yung kanyang pagkakasala. Kaya ang Diyos nagpadala ng tao para ipaalala sa kanya na siya ay nagkasala. Pero hindi natatapos doon yung ating Panginoon. Yung Panginoon sa pagpapadala ng tao sa kanya na magpapadala ng kanyang, na magbubukas ng kanyang mata sa kanyang pagkakasala. Ang imbitasyon ng Panginoon mula sa pagkakasalang iyon ay makatawid siya patungo sa pagbabagong buhay. At ito rin po yung imbitasyon sa atin mga kapatid. Unang-una sa lahat, sa ating pagharap sa Panginoon, nawa makita natin yung ating mga pagkukulang at pagkakamali sa ating Diyos at sa ating mga kapwa. At kapag nakita natin ito at makita yung mga epekto ng ating pagkakasala at pagkakamali, nawa humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Humingi tayo ng paumanhin at mangako tayo sa kanyang harapan na tayo ay tatawid mula sa buhay kasalanan
patungo sa pagbabagong buhay, buhay na malinis at matapat sa Kanya. Para tunay tayong maging tapat bilang mga anak ng Diyos. Yun po yung unang pagtawid na paanyaya sa atin ng ating Poong Jesus Nazareno sa araw na ito. Yung ikalawa pong paanyaya ng pagtawid sa atin pong ebanghelyo. Napakinggan po natin yung ating Panginoon. Inaya niya yung kanyang mga alagad. Tumawid tayo papunta sa ibayo. Let us cross to the other side. Yung paanyaya po ng Diyos na pagtawid sa kanyang mga alagad ay hindi lamang pagtawid mula sa isang lugar papunta sa iba pang lugar. May mas malalim po na gustong iturong pagtawid yung ating Panginoon sa kanila at sa ating lahat na nagsisimba ngayon. Napansin po natin sa Ebanghelyo, yung paanyaya po ng pagtawid ng Panginoon ay mula sa takot papunta sa pananalig. Mula sa takot papunta sa pananalig sa Diyos. From fear going to faith. Ano po bang pinanggagalingan ng takot ng mga alagad? Natatakot yung mga alagad dahil nung sila ay nasa bangkana, naglalakbay papunta sa ibang lugar, hinahampas na ng alon yung kanilang bangka. Sila ay tinatamaan ng malalakas na hangin, pinapasok ng tubig yung kanilang bangka. Takot na sila. At sa buhay po natin, kapareho po nila, alam po natin, nakakaranas din tayo ng mga takot dahil sa maraming problemang humahampas sa ating mga buhay, dahil sa malalaking pagsubok na dumadating sa ating mga buhay, dahil sa mga kaguluhan na pumapasok sa ating mga kalooban. Kaya katulad ng mga alagad, minsan ang sigaw na natin sa ating Panginoon ay sigaw ng takot, sigaw ng pagdududa. Tinatanong natin sa Panginoon, Panginoon, nandyan ka ba? Panginoon, may pakialam ka ba sa amin? Ganito na yung aming nararanasan. Kaya anong ginawa ng Panginoon nung ginising siya ng mga alagad? Pinatigil niya at pinapayapa niya yung kanilang mga nararanasan sa bangka. At ang tanong niya sa mga apostol, sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa rin ba kayong pananalig? Bakit kayo natatakot? Hindi ba kayo nagtitiwala na kasama ninyo ako sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtawid sa buhay na ito? Ang imbitasyon po sa atin, mga kapatid, palaging tingnan at palaging maging bukas yung ating kamalayan na tayo ay palaging sinasamahan ng ating Panginoon. Iimbitahan ko po kayo, balikan natin yung ating mga buhay. Tingnan natin yung mga pagsubok na pinagdaanan natin. Hindi ho ba yung ating mga pagsubok na pinagdaraanan at dumadating sa ating mga buhay ay napagtatagumpayan natin? Nakakayanan nating makatawid mula sa ating mga pagsubok papunta sa tagumpay ng buhay. At sa ating pagbabalik, tanaw sa ating mga buhay, nakikita naman natin na hindi naman talaga nagpapabaya yung ating Panginoon. Yung Panginoon patuloy na nagpapadala ng kanyang pagtulong sa ating mga buhay. Kaya yung paanyaya po, mga kapatid, mula sa sigaw ng takot, ay ang mamutawi sa ating mga puso ay sigaw ng pananalig sa Diyos, sigaw ng pananampalataya, pananalangin na puno ng pananampalataya sa Diyos na hindi nagpapabaya at patuloy na nagpapadala ng tulong para tayo ay magtagumpay sa buhay na ito. Imbis na sabihin natin sa ating Panginoon, imbis na isigaw natin sa Kanya, Panginoon, nasaan ka ba? May pakialam ka ba sa amin? Ang isigaw natin sa Kanya sa panalangin, Panginoon, naniniwala akong kasama ka namin. Alam kong tutulungan mo kami, nananampalataya kami ng lubos sa iyo. Tulungan mo kaming makatawid papunta sa mas magandang buhay, papunta sa mas maginhawang buhay. Yun po yung ikalawang pagtawid na paanyaya sa bawat isa sa atin. Mula sa takot,
patungo sa mas malalim na pananalig sa Diyos, patungo sa pagkilala sa Diyos na siya ang may hawak ng lahat. Hindi niya tayo pababayaan. He is in control. He will never leave us and He will never abandon us. At makikita po natin ito sa simula pa lang ng ating mga buhay magpasa hanggang ngayon. Patuloy na tayo ay dinadamayan ng ating Panginoon para tayo ay makatawid mula sa buhay na ito patungo sa mas mahalagang buhay, ang buhay sa kalangitan. Mga kapatid, nung Linggo po ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Santo Niño, ng Batang Jesus. Yung Batang Jesus po ay hindi rin nag-aalala. Napakinggan po natin sa Ebanghelyo na sa kabila ng nangyayari sa kanilang mga sa kanilang bangka ay mapayapa siyang natutulog. Hindi siya nag-aalala. Bakit? Dahil alam niyang hindi siya pababayaan ng Diyos Ama. Yung mga bata po sa ating mga buhay, yung mga bata po, bihira din po sa kanila ang pag-aalala. Bihira yung mga takot. Bakit? Dahil alam po nila na mayroon silang magulang na tutulong at aakay sa kanila sa kanilang mga buhay. Hindi sila nagpapakain sa pag-aalala at takot dahil alam nila na may magulang sila na magpoprotekta at mangangalaga sa kanila. At ito po yung gusto kong huling ipaalala sa bawat isa. Huwag po tayong magpakain sa takot. Huwag po tayong magpalubog sa ating mga pagdududa. Magtiwala po tayo tulad ng mga bata. Meron po tayong Ama na nasa langit, na patuloy na tumitingin at gumagabay sa ating lahat. Meron tayong Panginoon na sumasama sa ating mga buhay, nagpapadala ng sapat na pagpapala na kinakailangan natin upang tayo ay magtagumpay sa buhay na ito. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, magkaroon nawa tayo ng lakas ng loob na tumawid mula sa ating mga kasalanan patungo sa bagong buhay. Tumawid mula sa takot patungo sa mas matibay na pananalig at pananampalataya sa Diyos. Makatawid nawa tayo dito sa mundong ito nang may lakas ng loob dahil alam natin na mayroon tayong Diyos na hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinusunod maging langhangin at alon ang anak ng Diyos. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo ng may pagtitiwala para sa kapayapaan. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin, Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang ating simbahan, naway gabayan ng Panginoon, lalo na sa malalaking alon ng pagsubok na nagbabantang sumakop dito. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga pinuno na mga nagkakagulong bansa, naway walang hinawang maglingkod para sa kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga mandaragat, nagmamalakaya at lahat ng may kabuhayan sa karagatan, naway mapanatili sila sa kaligtasan sa pamamagitan ni Maria, ang tala ng karagatan. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga may kapansanan,
at yaong mga may pabalik-balik na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan sa mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Makalangit na Ama, gawin nawa kaming dalisay ng mga pagsubok at kaguluhan na dulot ng unos sa aming buhay at magdulot nawa ito ng kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y pabalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kaluluwa'y kumakapit sa
announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organization, SDN, at mga samahan ng ating simbahan sa darating na January 29, 2024, Lunes, sa ganap na ikalawa ng hapon, para sa pagdiriwang ng banal na misa at maringal na pagpapahayag ng Minor Basilica ni Jesus Nazareno bilang Minor Basilica at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang punong tagapagdiwang sa araw na iyon ay ang kanyang kabunian, Jose Puerte Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng Palaspas, maaari niyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pag-aayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay lagi nawa kaming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Gusto ko lang po rin ipakilala sa inyo yung kasama natin dito sa ating pagmimisa. Kasama po ni Monsignor Austin ang mga pilgrims from Los Angeles po. Los Angeles, California, US po. Palakpakan po natin sila. At muli po ang huli kong paalala at nawabaunin natin sa ating pag-uwi. Huwag tayong matakot na tumawid mula sa ating buhay ngayon, buhay ng pagkakasala, patungo sa buhay na mabuti, buhay na malinis, buhay na tapat sa Diyos. Palagi tayong sinasamahan ng Panginoon. Kaya nawa, huwag tayong matakot. Patibayin natin yung ating pananalig sa Kanya. Dahil ang Diyos hindi magpapabaya. Ang Diyos nais ang mabuti para sa bawat isa sa atin. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa
taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso'ng kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.